muli mga kaami. And po, ito po yung nilaga po natin chicken na gagamitin natin sa chicken sotanghan soup. I-cool down lang po natin siya for a while bago natin po siya himayin. Then tatanggalin po natin itong balat, yung skin. Kasi pag hindi po natin tinanggal ito, makakadagdag pa po dun sa fats na maibibigay po dun sa sabaw ng ating chicken sotanghan soup. And ito, sinet aside ko po yung pinaglagaan dahil ito po yung gagamitin natin as a chicken broth po sa chicken sotanghan soup. Okay, ayan kaami, mag-start na po tayo magluto ng ating sotanghan soup kaami. Mainitin lang po na konti natin ang ating ano. So, yan, mainit na po ang ating saucepan. So, lagyan lang po natin ng mantika. Yan. 2 tablespoon lang po ang gagamitin natin. Kailanganin din po natin ng fish sauce. So, ready lang natin siya. Oh, let's just put it here. Yan, kaami. Yan, mainit na siya kaami. So, unahin po natin ay itong... Kaami, hindi po ako gagamit ng garlic sa paggawa po nito dahil allergic po talaga ang aking anak na lalaki. So, onion po tayo. Pero po, meron po akong fried garlic na gagamitin po namin ni husband pagkakain na po kami. Ito po, kami na lang po ang maglalagay sa aming bowl ng fried garlic. Okay. Then sa kami, ilalagay ko po ang hipon. Yan. Luto na po yung hipon na yan. Kaya lang, gusto ko pa rin siyang maluto. Pag gusto ko po, katabi ko po lahat ng aking, ayan, kita po ba niyo? Kami. Then, gado na e-expect. Yung ating pong shredded chicken. Matataba po ang gawa ko. Hindi ko na pinuno. Ayan, napakarami pala nang nagawa natin sa anyway, it's alright. Yung ating chicken. Tapos, sinama ko to kaami yung ano, liig para kabulito ko po yung liig. Ang talasa din po yan. Then, kaami, lalagay na po natin ang celery. Yan. Kasi alam niyo po itong celery kaami, excuse me again, nakaka-add po yan din ng sarap ng sabaw. Yung kanyang lasa, tsaka yung kanyang amoy. Napakabango ng celery. Sobrang sarap ng amoy ng celery. So, kinakain ko po talaga yan ng hilaw din. Yung celery, sausaw sa mayo. Muna po natin siya ng kaunting ano. Muna ng fish sauce. Yan. Yan. Mamaya na ulit po natin titimplahan. Kukulang sa alat. Ang ilalagyan na po natin ng sabaw. I-drain lang po natin para yung taba. Yan kaami. Yan. Kaya po, tinanggal po natin yung fats. Kami! So, hintayin lang po natin kumulo. Kami! Keep on watching mga kami! Ako po si Odette. With love from Odette's Daily Vlogs, Winnipeg Life. Yan mga kami! Ayan kami, kumukulo na po. So, ang ilalagay naman natin po ay itong carrots. Yan, lagay na po natin ang carrots. Yan. Kami, don't worry ha. Malinis po ang kamay ko. Ayan. So, haluin po natin. Ayan. And then, kami, lagay na po natin yung ating chicken cubes. Nakadagdag ng lasa sa ating, ano. And then, kami, lalagyan ko po siya ng anato. Para... kami, lalagyan na natin siya ng sotanghan para i-medium lang po natin ang ating kalan. Yan kami.
Lagay na natin ang ating sitanghon. Yan po, kami. Yan. Mapapawaw si husband. Paborito niya po yan. Di po yun sa ani, sa sabaw. Si husband. Hey, Google. They justify my Dana Paula. Okay na yung kulay na yung kaani. Hey, Google. Yan. Louder! Nah, huwag maingay. Nagbablog ako. Yan. Kaya pala, bago na interview. Nanig ka dyan. Mag-exam sana. Mag-exam ka. Tapos kaani, lalagyan na po natin siya ng ground black pepper. Lagyan po natin siya kaami ng vegeta. Ban! Baka makapirate ako dyan. Yan kami. Lagyan natin siya ng green onions. Onions, onions scallion. Ha? Ayan, sarap po ng chicken sa tangan soup natin. Look at that. Yan lang po natin kumulo siya kaami. Yan kaami, nilagay ko na po yung ating repolyo, yung suchoy. Yan. So, okay na po yan. May hilo na po tayo. Kailangan na natin kumain. Yummy, yummy, yummy. Fry some cook ham po. Ito po yung Mario's na cook ham. Mario's cook ham. Sarap po to. Natikman na po namin. Kaya ito po yung mga binili po namin ni husband na inilagay po sa balikbayan box na ipapadala po namin end of September para po bago po mag-Christmas. Nasa Pilipinas na po siya. Ganun dito, ito po. Ito lang ang mahirap po dito kasi ito po ang pambubukas niya na pinakaayaw ko po talaga kami. So, ito po yan, yung susi ng baul. So, ano lang po, parang dito lang po, ipapasok, parang ganyan, then iro-roll natin. Yan, going, yan. Alam mo kami talaga, this one. At ano po, itong ganitong klase ng dilata, pinaka-ayaw ko po na yung ganitong bukasan. Mas gusto ko po pa yung mga dilata na ginagamit po itong ganitong can opener. Yan. But easier po sa akin ito. Para sa akin, parang complicated masyado. Pinapagod po ako ng isang dilat. Ayan po siya kami. I will show it to you kami. Ayan po, yung lines na yan, paikot. So, yung ano lang, kailangan ikot lang natin ganyan. Tapos kailangan, yung pasensya mo in doing this, ano, kailangan talaga makaba-haba. Parang ano lang, pag yung maliliit pa ang mga anak, di ba, pag makukulit, kailangan yung pasensya mo as a mom. Talagang kailangan. So, ay! Yan na, kami. Wala na. That's a really a good try. Oh my God. I don't know. Wala na, kami. Putol na. Frustrated na naman po ako in doing this. Yan kami, na-frustrate na naman po ako. I'm so frustrated in doing this. Ayan, kakaili siya dito. Oh my God. Hirap po pag ano, yung mga ganito, nagbubukas ng dilata po. At wala si husband. Nalulungkot po ako. Masaya na po ako because I will be starting my new work, kaami. Wish me luck, kaami, ha? So, kaami, malinis sa kamay ko, nagugas po ko. So, hihiwain lang po natin siya. Tapos, ayan, kaami! Tapos na po tayo magluto. It's, ano na, 2:00 na po ng hapon dito. Si Van po ay lumabas, pumunta ng 7-Eleven, may bibilin po. And I will see you again on my next vlog po, kami. Yan. Pero
by next week po, magiging busy na po ako sa bago kong work. So, maybe I will do some videos pang weekend na lang po. Yan. Kaami, I will see you. Bye. God bless, Kaami. Bye.